Part 2. Hindi na nakat kasi kanina yung video kaya hindi na tuloy-tuloy. Ito, papaluin natin. Ngayon, kung alanganin yung palo, katulad kanina, alanganin yung palo. Pwede natin ipihitin yung manibela para lumabas ito. Sunod, itong ball joint sa taas. Tanggalin natin. Same procedure lang, may mga pin. Gamit ko yabe 24 size. Yung procedure lang mga paps, papaluin lang din kung wala kang pantanggan. Wala agad. Pati sa baba. May mga pin lang din niya yung ball joint. Ito pang lower suspension. Bago nyo paluin, huwag nyo munang kakalasin ng todo yung tornillo. Para kahit lumihis yung pagpalo nyo, hindi maapektuhan yung thread ng ball joint.
Ayan, di ba? Natanggal natin dito kahit hindi natin tinatanggal yung rotor disc. Sunod, ito naman, stabilizer link. Pero bago tanggalin yung stabilizer link, luwagan muna to. Push nyo lang tong shock absorber pataas. Para hindi sagabal. Yan. Medyo bumabalik siya pero push nyo na lang uli mamaya. Kontrahin nyo lang sa ilalim. 19 yung size. Pagka medyo napaluwag nyo na to. Mas maganda kung matanggal nyo na muna to dito bago ibaba yung suspension, lower suspension, para hindi kayo mahirapan magtanggal. Ball joint na to. Yan, wala pang sira. Wala pang alog. Yun, kukontrahin nyo yung pangalawa gamit yung ratchet size 19 din kasi hindi papasok tong ganitong yabe na open open wrench. Medyo mahirap lang magkalas pero yung susubukan madali lang din naman. Kung kaya mo naman gawin, di ikaw na lang gumawa para hindi ka nagagastos pa sa mekaniko. Basta sundin mo lang tong tutorial ko step by step.
guys, oh, putol. Yun, ito ang papalitan or pwedeng ipa-welding sa mga legit na machine shop o mga magagaling mag-welding. Pero kailangan i-adjust siya. Yun, ito naman stabilizer, tatanggalin. Gas yung tornilyo, haluin lang. Lagyan nyo ng kontra kung ayaw sumama ng nut, lagyan nyo ng kontra dito sa likod. Ngayon, itong tornilyo sa lower suspension, pwede na nating bunutin. Kasi wala na tayong luluwagan, no? Kahit ano. Papawin lang natin dito sa likod niya ng ano, martilyo para may usog. Tapos natin ulitin siya kasi bumaba. Ulitin nyo lang, Pops, pababa. Medyo mahirap na ilabas kasi na-disalign natin yung pagkaputo ng strut ba. Alagin nyo lang. Or pwede kayong gumamit ng pangsikwat. Ngayon ito, pinalitan din ng improvised bushing. So, mahirap din to i-align, hindi mo makuha yung saktong alignment niya, gawa ng maluwag yung tubo sa loob. Kasi improvised na to eh. Ngayon, suggest ko sa inyo, huwag na kayong gagamit ng improvised na bushing kasi hindi naman sakto ang paggawa nun. Okay lang kung sa mga mulye sa likod, okay lang yun. Pero dito sa harapan, mga suspension, hindi siya mapi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 p